Hello guys, so welcome to my channel. So this is my first vlog. So medyo kinakabahan pa ako kasi first time. Pero gagawin ko yung best ko. At ngayon is ang content natin is gagawa tayo ng chicken cordon bleu. Guess what, bitch? Coronavirus! Ayun. So sana magustuhan yung video natin and huwag niyong kalimutan na mag-subscribe tsaka i-hit yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod nating videos. Okay, so let's go! So guys, bago tayo mag-start, papakilala ko muna yung mga ingredients na gagamitin natin sa paggagawa ng cordon bleu. So una is meron tayong breadcrumbs, tapos chicken breast, and then milk. Kahit anong milk pwedeng gamitin. So gagamitin ko is Alaska evaporada. So pangatlo is yung ating sibuyas bawang, tapos yung ating egg, and then harina, all-purpose flour, at saka yung ating dairy cream, tapos yung ating paminta, and the last is yung Eden natin. So gagamitin din tayo dito ng oil. Ayan, so simulan na natin yung pagluluto natin. Okay, so yung first natin gagawin is ihiwain natin ng manipis yung ating chicken breast. So let's start. Hiwain lang natin siya ng manipis na manipis. Wow! So hiwain lang natin siya ng manipis. So yung isa naman medyo malaman siya. Kaya parang madami tingnan. And so bubugbugin pa natin 'to. Okay, so sunod natin gagawin is kuha kayo ng cling wrap. So wala kang cling wrap, so ginamit ko plastic. So okay lang 'yun. Discarte lang. Ayan, so ipatong na lang natin dito yung ating chicken breast. Ayan, so cover nyo siyang ganon. So, tsaka nyo siya pupukin ng tawag dito. Mallet. Pero pwede rin kayong gumamit ng rolling pin. So, okay din yun. So, let's start. Hanggang sa maging manipis. Ayan, so ginagawa natin to kasi para mas lumambot yung kanyang laman. Ayan, so i-flat lang natin siya. Okay, so pwede na to. So next naman natin yung isa naman. Okay, so lagay lang natin ulit dito. Nakalimutan ako. Hindi ko na cover. So, i-cover lang natin siya. Ayan. Okay, so okay na yan. Lock na siya, guys. Ayan, so okay na siya. Okay, so next natin gagawin is lalagyan lang natin siya ng paminta. Ito. So, lagyan lang natin siya ng paminta. Kunti lang. So, kung gusto niyo lagyan ng asin, pwede naman. So, lalagyan ko siya ng asin. Ayan. Okay, sunod. Lagyan na natin yung ating ham. So, hindi ko ito nalagay sa mga list ng ingredients. So, ngayon ko lang sinabi. Ayan. Also, yung ating cheese. So, ilagay lang natin siya dito. Mas maraming cheese, mas masarap, guys. Ayan. So, i-seal lang natin siya pa ganun. Para matakloban yung ham. Ayan. So, i-roll na natin. So, ang pag-roll is yung
papunta sa'yo pag ganyan ito. Ayan. Kita nyo ba? O, tapos hila. Hilahin nyo to. Tapos roll ulit. Tapos hila ulit. Tapos roll. Tapos hila ulit, guys. Tapos i-roll nyo ulit. Ayan. So, ilalagay ko muna ito sa freezer or kahit sa chiller lang para lumamig. Tapos pwede natin siyang ayan. Tapos pwede na natin siya i-ano, lagay ng breadcrumb, tapos pwede natin i-prito. Okay, so ganun din gagawin natin sa isa. Ayan. So, yung ating paminta. Salt. At yung ating ham. So, lagyan na natin yung cheese natin. Huwag na masyadong makapal kasi baka hindi mabalot siya. Okay, so natin gawin. Seal lang natin. Okay, so ayan. Roll ulit. Ito na yung mahirap, may pag-roll. Okay, roll nyo lang. Ayan. So, yung tabi. I-seal natin yung tabi, guys. I-seal natin ganun. Para ma-seal siya. Ayan. Okay, ready na ito. Ilalagay natin muna sa freezer. Siguro mga 1 hour mo siya kunin. So, yung next natin gagawin is yung sauce. Sauce naman yung gagawin natin. Okay, so habang hinihintay natin na medyo tumigas yung ating cordon bleu sa freezer, so gagawin naman natin yung ating sauce, cordon bleu sauce. So, una is yung hiwain natin yung bawang at yung sibuyas natin. So, may technique ako para mas mabilis mabalatan yung ating sibuyas, ay bawang. Ayan, hiwain nyo muna yung kanyang ulo. Ayan. So, tsaka nyo sa dikdikin. Pag ano ito. Mas mabilis na kugutin yung kanyang ano. Ito. Yung kanyang balat. So, i-chop lang natin siya ng mince. So, pino. Ayan, i-chop lang natin siya ng pino. Mas malasa kasi pag pino. Tapos kasi sauce yung gagawin natin, kaya kailangan pino yung mga ingredients niya. So, separate lang natin siya dito. Sa ating lalagyan. Okay, so next yung ating sibuyas. So, i-cut nyo siya sa dalawa. Tsaka nyo sa balatan. Ito, mas mabilis din. So, pino din siya, guys. Pino. Pinuhin nyo lang yung kanyang hiwa. Okay, okay na to. Naiiyak ako. Okay, so next natin gagawin is igigisa na natin siya. Okay, so kuha lang tayo ng isang cooking pot. Tapos buksan natin yung ating apoy. Ayan. So lalagyan ko siya ng ano? Tawag dito. Sesame oil. Para mas mabango.
So, tsaka natin nilagay ang ating butter. So, quite konti lang. Okay na. Ayan, mga ganyang kadami. So, tunawin lang natin yung butter natin. Okay, pagtunaw na yung butter natin, pwede natin ilagay yung flour. Okay, so ganyan daw kadami. So, pagkatapos nito, hinaan natin yung huli. Pwede naman natin ilagay yung ating milk. Ayan, medyo nag-tick siya. Namuo-muo. Pero dudurugi lang natin siya. So, na natin ilagay yung ating cheese. So, mag-add-add lang yung cheese dito. Kahit konti lang guys. Okay na. So, pwede na to. So, tunawin lang natin yung cheese niya. Tapos, pwede natin lagyan ng paminta, guys. And then, salt. So, halu-haluin nyo lang siya. Hanggang sa makuha niyo yung tamang texture ng sauce. So, tsaka nyo ihuli yung bawang tsaka yung sibuyas. So, baka magtaka kayo kung bakit ko hinuli. Kasi para mas malasa yung ano, yung sauce natin. So, yung ating sibuyas. Para hindi mawala yung lasa ng sibuyas natin tsaka yung bawang. So, malalasa natin siya pag kinakain na. So, mukhang okay naman ito. Ayan guys, pwede na to. Okay, so luto na to. So, susunod naman natin gagawin is yung ating cordon bleu. So, lalagyan na natin siya ng breadings. Tapos, tsaka natin ipiprito. Okay. So, after natin gumawa ng sauce, gagawin naman natin yung cordon bleu. So, lalagyan na natin siya ng breadings. Ayan, so mag-crack lang tayo ng isang egg dito sa ating lalagyan. Okay, so pwede na yan guys. So alisin na natin yung plastic dito sa ating cordon bleu. Ayan. So first na gagawin natin is sasawsaw natin dito yung cordon bleu sa ating itlog tapos breadcrumbs and then okay na. So, dahan-dahan lang. Tapos, lagay natin sa dito sa ating lalagyan. Ayan. So, same din yung gagawin natin sa kabila. Tapos, sa ating breadcrumbs. Okay, so habang ginagawa ko ito, guys, nagpainit na ako ng mantika.
para dire-diretso na yung paggagawa natin. Okay, so lagyan natin siya dito. Ayan, so pwede natin siya iprito. So, once na mainit na yung ating mantika, so ginagawa natin yung apoy. Ayan. So pwede natin ilagay yung ating cordon bleu. So deep fry siya guys, kailangan maraming mantika. Ayan, ilagay na natin siya. So ingat lang kayo, baka kayo ma-size ka. Okay, pag golden brown na yung ating ilalim, saka nyo siya ibaliktad. Ayan. Okay, so check lang natin. Basta make sure na luto yung kanyang yung chicken natin. Kasi yung nasa loob is luto na yun, yung ham. So, yung chicken na lang yung luto na yung dito. Yung ibabaw. Okay, so mukhang pwede na pala. Konti pa, konti pa. Ayun, lumalabas na yung cheese niya. So, ibig sabihin, nagme-melt na yung cheese sa loob. Okay, so pwede na natin ilagay yung isa. Ayun, so okay na to. Okay, so dadaman natin yung isa. So, tingnan nyo guys. Ayan, ganyan dapat yung itsura niya. So, nag-melt na yung kanyang cheese. Ayan. Okay. So, ibaliktad lang natin siya dito. Ayan. Kapag medyo golden brown na yung ilalim niya, so, pwede nyo nang ibalikta rin. So, may gagawin akong isang technique yung para maging malutong din siya. So mamaya, yung nauna is ibabalik natin siya dito sa oil. Tapos tutuwin din natin siya ng mga kahit ilang segundo lang. Para medyo lumutong ng konti. And guys, so huwag niyo kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel. So this is my first vlog. So sana mag-gusto niyo yung ating content. So dati kasi akong nagla-live stream ng games, eh medyo mahina yung internet natin, hindi stable, kaya ayan, hindi ako nakapag-live ng maayos. Kaya naisip akong gumawa na lang ng YouTube channel para maibahagi ko yung ating talento. So pangit yung ating setup kasi hindi kita yung ating mukha, wala kasi tayong taga-video. So balik na rin ulit natin. Make sure lang na lumaluto yung kanyang chicken natin. Mabilis na lang manuto to. Okay, so pwede na to. So separate lang muna natin siya. Ay, bumuka. Ayan, so ibabalik natin yung isang nauna. Okay, babalik lang natin ito. So, pagulungin lang natin siya. Ayan. So, pwede na ito guys. Ito, napagluko na ito. So, gawin din nila sa isa. So, baka isipin nyo naglalambi ako gawa ng inabalik-balik ko. Kasi guys, yung purpose nun, para maging malutong yung labas ng ating cordon bleu.
Okay, sa oven na to. Ayan, so ready to serve na to, guys. Okay, so tapos na tayong magluto. So ang gagawin naman natin ngayon is titikman natin yung ating ginawang cordon bleu. So ito siya ganyan, guys. Ayan. So nilagyan ko na ng sauce. So ganyan yung itsura niya. Okay, so titikman natin ngayon kung masarap ba. So tikman natin yung isa. Ito. Mmm. Malasa. Tas bumagay yung kanyang sauce sa lasa ng ano, cordon bleu. Hindi nawala yung lasa ng sibuyas tsaka yung bawang. Kasi yun yung technique doon, guys, para hindi mawala, para mas sumarap yung kanyang sauce. Sarap. Okay, so try niyo yung recipe natin. Okay, sa mga hindi pa nagsusubscribe, so i-hit niyo na yung i-click niyo na yung subscribe button tsaka yung bell icon para ma-notify kayo sa mga susunod nating videos. So hanggang dito na lang tayo, guys. So maraming maraming salamat sa mga manonood at sana tapusin yung video na to. So thank you. So balik tayo sa next vlog natin. Thank you.